Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo ng napakasarap na merienda na sikat sa Maynila, ang Banana Rama ni Mang Toots. Susubukan po natin gawin itong napakasarap niyong merienda. Narito po, shout out kay Mang Toots. Narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng 10 pieces na saging na saba. Ito ang wrapper, oil, at para naman po sa ating syrup, kakailanganin natin ng 1/4 cup na butter, langka. Yung pong langka, nasa inyo po yun, kung ganong kadami gusto nyo. 1/2 tablespoon cinnamon powder, 1 teaspoon banana essence, 1 tablespoon rum, 1/2 cup pineapple juice, 3/4 cup na brown sugar, at itong ating sesame seed, hindi ko na din po tinakal yan. Nasa inyo po kung ganong kadami yung gusto nyo ilagay. Ngayon po, umpisahan na po natin ang pagbabalot ng saging na saba. Umpisahan na po natin ang pagbabalot. Ayan. Ganyan lang po. Ito po, ito pong ating wrapper. Ano po ito? Isang buo. Ngayon po, hahatiin lang po natin sa gitna. Ayan. Ganyan lang po. Dahil talaga po maliliit itong ating banana ram. Ayan, ganyan lang po. Kakamayin ko na po ito, pang merienda lang naman po namin. Ito po tinunaw ko lang po yung konting harina sa tubig. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. May nabalot na po ako dito. Ayan. Binalot ko na po kanina. Ganyan lang po. Paulit-ulit lang po na pagbabalot. Sa 10 pirasong saging po, saging na saba, makakagawa po kayo ng 40 pieces. Kasi po, pinag-aapat po yung isang saging. Dahil talaga pong maliliit lang po ito. Ayan. Ayan. Para naman po maiba tong ating pinasarap na banana rama. Ayan. Tuloy-tuloy lang po yung pagbabalot natin. Napakadali lang pong gawin. Ayan. Mukha po naman talagang napakasarap dahil po pag naliligaw kayo sa Maynila, talaga pong pinipilahan to. Kaya try natin talaga kung gaano kasarap tong ating banana rama. Okay, ngayon po, umpisahan na po natin ang pagpiprito. Ayan, mainit na po yung ating mantika. Lang po natin, hihintayin lang po natin mag golden brown itong ating mga turon. Ayan.
O, ganda-ganda po talaga. Ang cute. Ayan. Pagka po ganito na yung itsura ng ating turon, hanguin na po natin. Ayan, golden brown. Kagandahan-kagandahan. Ito po yung pinakatamang kulay. Ayan, ito po yung ating huling salang. Tapusin po natin. Ayan, ganyan din po. Hihintayin lang po din nating mag-golden brown. Ayan, okay na po ito. Huwain na po natin. Tayin ko na po ang apoy. Ngayon po, umpisahan na po natin yung paggawa ng syrup. Nasa medium heat lang po yung ating apoy. Unahin po natin ng butter. Ayan, 1/4 cup na butter. Ayan, punawin lang po natin. Ayan. Kung wala po kayong butter, pwede din po ang margarine. Pero syempre po, mas masarap yung butter. Ayan, tutunawin lang po natin yung ating butter. Lalagay po natin ng langka. Medyo lulutuin lang po natin itong ating langka sa butter para po talagang napakabango. Ayan, lalagay na po natin ang cinnamon powder. Ayan, tutunawin lang po natin. Habang gumagawa po tayo ng syrup, baka po may pumasok na ads. Lambing ko lang po. Huwag tayong mali-skip. Thank you po. Lalagay ko na po ang 1 teaspoon na banana essence. Ayan. Susunod po natin ang rum. 1 tablespoon na rum. Kung magluluto po kayo nito at wala kayong rum, baka po may nagiinom ang kayong kapitbahay, humingi na lang kayo. Siguraduhin nyo lang po yung kapitbahay yung nagiinoman ay mga may swab test. Lagay na po natin ng 1/2 cup pineapple juice.
Medyo pakuluin lang po natin bago ilagay ang sugar. Ayan. Ngayon, kumukulo na po itong ating pineapple juice. Ilalagay na po natin ang 3/4 cup na brown sugar. Ayan. Atin lang po itong halalakutin. Ito po talagang napakasarap. Ayan. Tain lang po natin matunaw yung ating brown sugar at lumapot po siya. Ayan, medyo nagiging syrup na po ito, lumalapot na po siya, pero konti pa po. Kailangan po talaga yung malapot. Ayan. Ayan, okay na po ito. Malapot na po itong ating ginawang syrup. Lalagay na po natin ito. Ayan. Yan, ganyan lang po. Talaga po mukha naman talagang napakasarap. Lagay po natin ang sesame seed. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. Yung pong ginawa natin syrup, tamang-tama lang po lahat yung sukat na ibinigay ko sa inyo para sa 10 pieces na saging na saba. Ayan. Oh, kaganda. Talaga naman po ang lutong-lutong. Ayan. Habang pandemic po tayo, para po hindi natin masyadong mamis tong banana rama ni Mang Toots, eh pwedeng-pwede naman po natin gawin sa bahay. Oh. Ayan, okay na po ito. Papatayin ko na po yung ating apoy. Ayan, kailangan po makoat lahat yung ating ginawang banana rama. Kamukha nito, lahat sila talaga ay. Ayan, nakita nyo naman, kaganda-ganda po talaga. Ang lutong-lutong. Okay, ready na po ito. Ayan, napakaganda. Talaga po walang kasobra-sobra ang ating syrup. Oh, ngayon po, tiki man portion na po tayo. Kahit po sa ting itsurang itsura pa lang po, talagang mukhang napakasarap na. Mmm! Nako! Napakasarap po talaga. Gawin nyo na po, napakadali lang naman pong gawin. Mmm! Napakasarap po. Sigurado pong magugustuhan ng pamilya nyo at saka mga anak nyo. Hindi po kayo magsisisi. Gawin nyo na po. Wala po kayong idadagdag o ibabawas sa lahat ng inilagay kong ingredients. Kasi po, tamang-tama po talaga lahat. Oh. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Gawin nyo na at talaga naman pong masisiyahan ng pamilya nyo. Bye-bye!